this carry. So siya yung pinaka may mabigat na dalahin dito for NXP, very solid. But anyways, again, this is game number 3 natin, best of 3 series, red side natin ng NXP, very solid. Yao Esports with a Kufra. Chester naman gagamit ng Selena MB para sa kanyang Xborg. Baka energy ito for the Cho and H2 para sa isang Lancelot. Iga lang, magkakapatayan na ata. Renin J, nanggun pa, nang galing sa gilid, pero nakapwesto na ang drop. Alam kasi nilang ganun yung galaw lagi ng NXP. So, automatically, Yami, ganun talaga, simula nung ilang weeks na naglaro, ganun na, ganun. Nakakuha pa nga. Si Yami dito, kill. Easy. Medyo negative. Grabe naman dito. Ano? True. Kumbaga, ng game number 1, ganun din ginawa nila eh. I mean, ganun yung ginawa. Oh, tama, ganun din ginawa nila against NXP, Predator Solid. Inagaw na agad nila or kinap nila agad, sinalubong agad nila sa supposedly cut na gagawin ng NXP, Predator Solid. But anyways, revitalize ginamit na dito ng isang Carlos, pero napakakunat ng draman. Eto na, ang bakbakan na iniintay natin, mga kaibigan, pumasok. Nakapa tayo, Patrick dito na, iwan din si Yawi Esports, pero nga lang, double kill na para kay parin Patrick natin. Makatakas din, inabuli na parin personal gamit na isang Hanzo, pero makatakas din, mga kaibigan, disengage para sa kanya at medyo delikado, wala pang damage. Actually, ang mga players natin doon, pero napaganda, performance for Iphios Esports. Lalo na si Yami, nakita mo yung galaw niya doon, automatically execute. So, pasensya na kung hindi ko pa mapakilala yung blue side kasi puno ng bakbakan dito, mga kaibigan. Pero, eto na nga, yung blue side, Patrick for the Thams, Mimao for the carry, Kenshi for the Esmeralda, Arms for the Hylos, and Yami para sa napakagandang galaw na Natalia. So, maganda to. Para ngayon sa Iphios, talaga namang bumabawi. At almost 2 minutes pa lang, pero 4 na yung kill na naiaambag ng Iphios dito. Uy, sinipa pa. Pero ano ha, nag-unang nag-level 4 si Rene J against the Thams, kahit naka 2-0-1 yung Thams. Pero anyways, Kenshi dito, wala ng buhay lang din naman. Chester dito, tumatakbo para sa kanyang buhay. Patay lang naman dito sa parang Kenshi natin, nakaabang si Yawi Esports. Pero yun nga lang, Arms with the Hylos, double kill para sa kanya. Okay lang mamatay, para sa Hylos, it's attack for Iphios Esports. Ang kinagandahan, napatay niya ang isang Lancelot. Mismong damager pa ng NXP Solid. Talagang sabi niya, sige, okay lang mamatay ako dito basta mabawasan natin or mabigyan pa natin ng pangalawang tarak si H2 para hindi makapag-farm na makapag-farm. Pero bottom lane naman, Renny J, level 5 na din naman, kayang-kaya na din naman pumalag, pero nakita mo yung Way of the Dragon dun sa bottom lane para makakuha sana yung gold buff. Eh, hindi niya pa rin nakuha, napunta pa rin kay Patrick, so pagalingan na lang ng fighter to. Patrick is the top 5 PH ng Thams. So, Renny J, alam naman natin na ganun talaga maglaro pagdating sa kanyang show. Medyo magaling din talaga. Pero, oops, Chester, nanganganib na naman. Mga kaibigan, Glory Spot ay naibigay dito ni Arms. Pero, wala pa rin. Medyo negative. Negative siya ng bahagya dito. Medyo malalim to. Para kay Kuya Arms natin. This is against 4. Pero, nakaabang dito mga players ng Iphios Esports. Eto na ang tropa. Tinawag na ni paring Arms. Yawi Esports lang din naman. Tuhok technique. Para... Uy, naku, nadala pa nga doon. Arms ay napakatagal. Bago mapatay. Mga peso, actually napakatagal na talaga ng clash natin dito, pero napatay din si paring Patrick natin dito. Chester, wala nang buhay. Kenshi, nandito lang din naman. Esmeralda on the go for Iphios Esports. Yami magagaling sa likod, pero dash away lang din para sa kanya. At dito na si Rene J. Naku, makakasipa ba? Flicker plus the Way of the Dragon and a kill for NXP Predator Solid. Ang tagal nung clash na yon, talaga namang buong mapa iniikot nila para mas maganda naman daw talaga yung paggalaw ni Direct dito. Pero speaking of Iphios Esports dito, mga kaibigan, ito yung sinasabi natin eh. Esmeralda and Natalia, nagugulo na naman yung position or yung pagpili nila ng heroes dito para sa NXP kasi mas pinaprioritize nilang patayin nyo. Pero Glory Spato, inaibigay, hindi na naman talaga napapansin si Mimo dito and nakapatay. Yun yung gusto ng Iphios, yung hindi mapansin yung isang marksman nila. So nagiging effective para kasi sa kanila yung rotation na ginagawa nila dito, sir. Actually dito totoo yung literal nating itetake na hindi napapansin si Kari ng Iphios Esports kasi ano, napapansin natin na damager dito na nag-e-engage laging si Yami, laging si Kenshi at si Patrick. Unknowingly for NXP Predator Solid, meron pa sila magiging mabigat na kalaban, which is the Kari. Nakakasecure lang ng title ngayon for Iphios Esports. Nako, tsaka yung pestuan ni Yami dito, laging pang ano, alam mo yung pang secure talaga nung kill. Kumbaga kung siguro sa rank game sabi mo, ay KS to, ganito. Pero sinisecure lang talaga nila yung kill. And mas maganda nga naman na makakuha sila ng kill dito. Pero itong middle lane, mga kaibigan, H2 nakawala. Glorious Pathway na ibigay Patrick Ford the backup. Pero papatayin nga ba itong nasa middle lane, Chester? Mapapatay. And MB, mukhang nanganganib dito. Walang Cyclone ay na pang slide sa kanya. Yami, okay, execute pa rin, mga kaibigan. Isang tira na lang. Kinulang, mga kaibigan.
Megan, pero tinan natin dito, Yami, hindi pa rin napatay. Medyo napaga ang execute niya doon. Sakto sana. Kaso napakunat lang din naman yung parang MVH2 for the dive-in for this NXP Perter Solid squad. Pero problem here is item check tayo. Tinan natin. Parang medyo kulang sa damage talaga pa yung NXP Perter Solid for the Lancelot. Allows pa. Kahit man lang sana dalawa nung sword para sa BOD para makati na talaga. So medyo malayo pa ang kailangan habulin dito ng NXP Perter Solid as compared to this naka Bloodlust Axe. Malang yung atamos dito ng Iphios Esports. So item-wise, farm-wise, lamang dito ang Iphios Esports. So hindi nila napapansin talaga yung carry. Carry and the thumbs. Focus talaga sila dun sa Esmeralda and Natalia. Kasi nakikita mo din yung positioning ng Natalia, kita mo naman, hindi siya talaga yung magpapakita, yung automatically mapapafronta. Likod talaga siya. Bilang assassin, kailangan nasa likod ka. Pero last insanity, binigay na nga rin dito, mga kaibigan, eto na nga, yung marksman. Sa likod pa nang galing si Kenshi natin, pero papapatay niya nga, si Kenshi Natalia, maganda po istuhan doon. Pero Yawi, mukhang mapapatay, eto na nga, mga kaibigan, sinasabi natin galawan ni Yawi, pero oops, nakakuha ng Cyclonite, nakatakas pa nga, pero hindi pa tapos ang laban na to. Eto pa lang si Patrick! Eto pa lang si Patrick! Kita mo yun, lahat secure! Hinabol pa! At si Natalia, guys, hindi na siya tumama sa teamfight kasi gusto niyang i-assassinate at that time is si Chester, yung Selena, sinasabi natin laging magkokontrahan lang. So for Iphios Esports, a kill after another kill, magandang sign na yun para sa kanila kasi alam na nila yung kayang gawin ng mga heroes nila. For NSP Perter Solid, medyo sinalam lang si Pare H2 natin doon kasi sakto pagkalabas niya doon sa second skill niya, may sundo sa technique na yung Hylos. So hindi na siya nakatakas agad. So for Iphios Esports, it's more on awareness sa mga naibabatong skill dito ng NXP Perter Solid. Although for NXP Perter Solid, kailangan maging maingat lang dito yung kanilang show sa bottom lane side kasi naka-flicker out siya, pero yun nga lang, patay pa rin dito against three players na Iphios Esports. Nako, ang ganda nung, medyo nagpipeedback tayo, pero ito na nga, last insanity na ibigay. Pero ang ganda nung, best, mabalik lang tayo dun sa clash sa baba. Ang ganda rin triangulong formation dito ng Iphios. Alam ni Kenshi na nandun sa bush si Chu kasi nandun sa gilid si Natalia. So automatically, alam na nila na hindi pa nakakaalis yun, kaya nabigay niya agad yung ultimate dito and na-burst down nila agad yun at napatay nila. So magandang galaw coming from Iphios, and bottom lane yung magiging sagot dito. Ang mahirap, marksman yung tumataba. So, actually, sa carry natin, 306 for Iphios Esports. Literal na hindi talaga siya matuhog or mapunta dito ng NXP Perter Solid. And ito yung problema sa pagkakaroon ng Selena na medyo wala kang mapa. Kasi usually, ikaw yung magbibigay ng information para sa team. Ikaw yung mag-feed kung nasa yung mga kalaban mo. Pero since map control is on the side of Iphios Esports, hindi niya mailagay yung supposedly wards niya sa mas malayong area. So, yung supposedly vision nila, lumiit. So, lumiliit din yung kaya niyang ibigay. Pero anyways, mga kaibigan, Patrick, dito makatakas ang draman. Pero nandito ang bakat na Iphios Esports. Phone Stormer para sa ating Esmeralda and H2 na iwan dito. Wala na damage yung NXP Perter Solid. For this 1-1 agad, nakabili pa ng endless battle si paring carry natin for the side of Iphios. Ako, medyo mahihirapan sila dito kasi more on katulad ng sinabi mo, wala silang vision. Bulag yung NXP ngayon dito. Sobrang bulag nila and medyo kailangan kung kaya mo magpaka-OA sa laro, magpaka-OA ka. Kumbaga, malay mo, meron tao doon. Wag mo nang subukin mag-face check kasi possible, mapapatay ka lang kasi halos lahat sila may item na kahit saan mo tignan, si Thumbs may item na, Natalia may item din. Especially the marksman. So eto na nga, mga kaibigan, MB na wala agad yung Firaga armor niya dito. Turtle, open na, ayaw nilang kuwanin kasi magiging lord na siya. So after maging lord dyan, doon na. Pwede na nilang kuwanin yun para at least lumamang yung mga minions, lumaki yung mga minions sa lahat ng side at makakuha sila ng objective. Kumbaga dito for ang kanagandaan naman dito ng situation for Iphios Esports is that since nasa kanila yung map control freely and totally, pwedeng mag-separate branches dito yung players nila. Top lane, meron mag-clear from time to time. So, nakakahabo lahat or lahat tumataba talaga yung mga kailangan tumaba. Unlike for NXP Perter Solid, kung ano yung dadaan na minion wave, yun lang yung paghahadaan nila. Pero anyways, kita natin dito, here is the level 1 Lord of the Mismatch. Rene J nandun sa gilid, nakaabang kung sinong pwedeng pitasin. Nasundot dito si paring Yami natin, palayo. Pero yun nga lang, nakataas mga kaibigan. Pero tingnan natin, walang Cyclone. Ay, napagtakas dyan. Retribution, ginamit na rin para mas low dito si paring Kenshi natin. Ala po, sige po.
Ay, ako po, yun na, naibitaw na, pero nasay ko pa ng bahagya, papasok sa loob, mukhang magtitipi, tinamaan. Tinamaan siya ng lintik doon, mga kaibigan. Rene J, nakita mo yun? Tinamaan lang ng isang ano speed spinner matic, patay agad, mga kaibigan. Ang laki nung, ano, nung bawas talaga ng isang carry. So, 5-0 dito ang carry, pinasukan pa ng Esmeralda, automatic matatanggal ang kanyang immortality. Pero the second time around, mabubuhay nga ba si MB? No sir, meron pang pinapatay sa top lane. Sena. Patay pa, secure. Secure. Plus Yawi Esports alert, plus medyo kalat na wipe out dito for Iphios Esports on this match. 22-7 ating score. Oh, sa dami nangyari guys, hindi natin masyado napansin na 22-7 pala ang naging score natin. Napakalaki ng diferensya in terms of hero kills dito on this match. Dalawa pa lang may BOT for NXT Predator Solid. Actually, yun pa lang mga first items na mga physical damage receipt na NXT pero solid, so medyo delikado for them. Medyo matagal pa ang pinakahabulin nila, while for Iphios Esports sobrang online na nung karin nila dito si Esmeralda. Esmeralda pa, no? May yes. Uli crystal na din siya dito, so papalag na sila mayan. Eto na nga, nag-charge na, ikakasa nga ba, ibibitaw mga kaibigan. Ito na nga, nabigay na nga yung bitawan dito, and may umiikot pang apoy doon, and monster kill para kay Yami. Tatapusin na nga ba ng Iphios tong larong to or hindi? Chester, patay din naman doon si Yami. So possible mag-maniac pa siya dito or tatapusin na ng Iphios para sa ating game number 3. Napagandang series win brought to us by Iphios Esports against NXT Predator Solid.